Huwag niyo pong sasabihin na, ay, ang hirap po kasi ng trabaho namin, kaya gusto namin less than 6 hours lang po kami magtatrabaho. For our medical professionals, mga nagtatrabaho sa construction, mga security guard, mga call center agents, hindi niyo pa naisip yung mga taong yun? Sabihin natin na, oo, mahirap yung trabaho ninyo. Bakit? Meron bang madaling trabaho? Kaya nga sinabing trabaho kasi mahirap po yan. Kaya huwag niyo pong sasabihin na, ay, ang hirap po kasi ng trabaho namin, kaya gusto namin less than 6 hours lang po kami magtatrabaho. 4 hours na lang, di ba? Half day na lang kayo kung ganyan lang din naman po pala yung mindset ninyo. May nagsabi pa sa comment section na 2 hours lang naman pala yung mga guru magturo. Tapos the rest, chismisa na, chikahan na, nakaupo na, nakapetiks na, nagpapahinga-pahinga na. Oo, sabihin natin na meron po kayo kanya-kanya yung rason. Hindi po ako sang-ayon sa sinabi ni Tito Mars na hindi po natin deserve na bawasan ang ating oras ng pagtuturo. Sa tingin po niya, wala tayong ginagawa sa eskwela. Sa tingin po niya, wala po tayong ginagawa sa eskwelahan. Maling-mali po siya. Sa katunayan, ang linggo ngayon, kakatapos ko lang gumawa ng lesson plans at saka mag-check ng mga papel ng mga bata at ipasok sa class record. Sa sobrang busy, sa katunayan nga po, dahil para lang masagot yung kanyang mga paratang sa ating mga pampublikong guro, talagang dali-dali po akong nagsuot ng uniforme kahit linggo. At sa sobrang busy po, hindi na ako nakapagpantalon. Okay, so ganyan po tayo kabusy. Okay, so yun nga po ang sinasabi ni Tito Mars, no? Yun nga na ang sarap ng buhay nating mga pampublikong guro, tsaka hindi ano daw, wala daw tayong karapatan na bawasan, no, ang oras ng ating pagtuturo, dahil sa tingin niya kalabisan na ang ating hinihingi na bawasan ang 6 na oras na pagtuturo. Hindi niya po naranasan kung gaano po kahirap magturo. Kasi ako po, ano, bilang isang guro, ang aking section na aking hinahawakan ay 6 na section. Okay, sa bawat section meron diyan mga 30 hanggang 50 students, no? So ang aking mga mag-aaral na aking tinuturuan, so nasa 400 humigit kumulang. Pero bago natin talakayin 'yan, una, hinahamon ko po si Tito Mars sa isang formal na pagpupulong o press conference upang ipakita sa kanya kung gaano po talaga kahirap at gaano po tayo ka super busy sa ating mga trabaho bilang isang pampublikong guro. Doon niya po makikita na kahit linggo, kahit sabado, nagtatrabaho po ako, nag-check ng papel, nagre-record, at saka doon din po niya makikita na tayong mga guro, hindi mali yung sinasabi niya na ang gaganda ng mga benefits natin. Doon niya makikita na ultimong sariling laptop natin, tayo ang gumagasto. Tayo ang nagpapakumpuni kung ito ay masisira. At tayo rin ang bumibili ng mga USB natin. At hindi lang basta-basta USB na ilang gigabyte lang, kundi yung talagang hard drive. At doon din makikita ni Tito Mars kung talagang totoo siya sa kanyang sinasabi o baka naman pang content creator lang siya. So hinahamon ko si Tito Mars na sa isang press conference, magharap kami o magtuos kami, ipapakita ko sa kanya kung gaano kakalbaryo ang buhay ng isang pampublikong guro. Dahil doon niya makikita na ako bilang isang pampublikong guro ay binabawasan ang sahod noong mga panahon na lumiban ako sa trabaho. Ibig sabihin, noong nagtrabaho ako, wala na nga akong sahod dahil no work, no pay. Pagkatapos, dahil sa proportional vacation pay, binawasan uli ang sahod ko ng mga 4,000. So, mga 10,000 lahat ang binawas po sa akin. At ngayon, inaabangan na naman ako sa Pasko dahil babawasan na naman dahil sa proportional vacation pay. So, ganun po ka
hirap ang sitwasyon ng pagpublikong guro, ano, pagkatapos mong lumiban sa trabaho, tabawas, wala ka ng sahod, tapos babawasan ka pa sa 2 buwan na bakasyon, tapos babawasan ka pa sa Christmas vacation, sa araw ng Pasko, na kung saan, no, napagbayaran mo na dahil nga hindi ka sumahod. So ganun tayo kawawa, no? So mali yung kanyang akala na sobrang ganda ng benefits natin kumpara sa iba. At saka sinasabi niya na kinukumpara niya tayo sa ibang kinukumpara niya tayo dito sa mga call center, security guards at medical professional. Una po sa lahat, ano, iba yung trabaho natin. Kasi ito sa mga security guards, mawalang galang na po sa mga kaibigan nating mga security guards. Sila po, nakatayo, nakaupo, talagang hindi po na gagasgas ang kanilang lalamunan. Sa aming mga guro, sa 6 na oras na pagtuturo o higit pa, mantakin nyo, mga 500 humigit kumulang ng mga mag-aaral. Ang iba dyan, magugulo pa. So, 6 na oras kang magpapaliwanag upang maunawaan ng mag-aaral ang yung ang paksa na tinatalakay. Sobrang nakakapagod sa lalamunan. So, hindi po ganun kadali. Tapos yung sa mga call center, no? Call center, ganun din, no? Sa call center, meron silang customers, meron silang panahon, no, na makahinga. Saka iisang tao lang ang kausap nila. Sa atin, sobrang dami ng mag-aaral, tapos meron pang mga issue, no, na ipupukol. Hindi pareho sa call center, hindi nila nakikita harap-harapan sa atin. Harap-harapan, so kung babastusin tayo bilang isang guro, harap-harapan, so meron tayong masabing mali, pupuntahan tayo ng magulang, irereklamo, at saka kapag sinampahan po tayo ng kaso, sariling pera po natin ang gagamitin, hindi po sa Department of Education, no? So hindi katulad sa ibang kumpanya na sagot nila ang pambayad sa abogado, no? Kapag sinampahan ang kanilang empleyado. At saka inihambing din tayo sa mga medical professional, no? So sa mga medical professional, ganun din, no? Pag hawak nila sa pasyente, hindi naman lumalabas yung ugat nila sa kakapaliwanag ng mga leksyon upang matutunan, upang maunawaan. Saka yung pinagkaiba po, ano, sa atin pinagkaiba natin sa mga nabanggit na profesyon. No, itong mga call center, security guards at medical professional, meron po silang night shift differential. Ibig sabihin, meron silang dagdag sahod, no, sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 6. So, kapag nagtrabaho sila sa ganyang oras, meron silang dagdag sahod. Okay? At meron pa silang overtime pay, no? At saka yung pagbawas sa kanilang sahod ay iisang beses lamang yung panahon na lumiban sila sa trabaho. So, hindi po ganun kadali, no? Ang maging isang pampublikong guro. So, mali-mali po yung pinagsasabi niya, no? Dahil wala po talaga siyang ideya kung ano ang sitwasyon naming mga pampublikong guro sa Department of Education, no? So, kaya nga, inahamon kita Tito Mars sa isang press conference kung totoo ka sa sinasabi mo, dahil kung hindi, ibig sabihin nambobola ka lang, no? Ginagawa mo lang yan para sa sarili mong kapakanan, para magkapera ka sa content mo, para sa kasikatan mo. Hindi na baling sirain mo ang reputasyon namin bilang isang pampublikong guro para lamang sa iyong personal, no, personal na interest, sa personal na pakinabang. So kung totoo ka sa sinasabi mo, dahil kung hindi ka haharap sa isang press conference, no, mas maganda siguro yung mga taga-subaybay mo is huwag nang maniwala sa iyo, dahil nang bobola ka lang. Ibig sabihin takot ka.
Dahil takot ka, wala kang kredibilidad sa sinasabi mo, kaya dapat yung mga nanonood sa iyo ay dapat nang huminto sa pagtangkilik sa page mo, sa Facebook page mo, no? Kaya nga yung mga taga-subaybay ni Tito Mars, kung talagang sumusuporta kayo dito kay Tito Mars, hinahamon ko kayong lahat sa isang press conference upang malaman nyo po ang totoong kalagayan naming mga guro. Dahil doon yung makikita kung gaano katindi ang sakripisyong binibigay namin sa bawat mag-aaral para sa magandang kinabukasan ng lahat ng mga mag-aaral sa bansa natin, no? So, alam niyo po ba kung sa press conference ano ang pwedeng ipakita ko po, no? Siyempre, nandun, no? Makikita na Sabado't Linggo, nagtatrabaho kami bilang isang guro, no? Sa pamamagitan ng pag-check at pag-record ng mga papel ng mga bata, makikita niyo doon kung gaano karami ang papel na sinechekan namin, no? Mga papel na binabasa namin kung tama ba ang sagot ng mga bata o hindi. Doon nyo rin makikita na ako ay nagpapasan ng isang sakong module o higit pa, no? Para lang ipamigay sa mga bata, lalo na noong panahon ng COVID-19. Doon, ipapakita ko din po sa press conference na ang laptop na binili ko ay galing sa sarili kong bulsa at ang pag-alaga dyan galing din po sa sarili kong bulsa. At doon nyo rin po makikita, no, kung gaano karaming USB o memory cards na nabili ko galing mismo sa sarili kong bulsa, no, para lang maipagpatuloy ang magandang pagtuturo sa mga bata. At doon nyo din po makikita, no, kung gaano kami kinakawawa ng proportional vacation pay, na hindi na nga kami sumahod sa araw na nagpaliban kami sa trabaho, inabangan pa kami sa summer vacation, ibinawas pa ang dati ng bawas na sahod, tapos aabangan pa kami sa panahon ng Pasko at sa panahon ng Pasko sa Christmas, no? So, kaya nga Tito Mars, kung totoo ka sa sinasabi mo o kaya naman bola lang yung pinagsasabi mo, no, mas maganda tanggalin mo na lang yan kung pambubola lamang. Dahil dapat totoo ka sa sinasabi mo. Dapat totoo ka sa mga paratang mo. Dahil kung hindi, ibig sabihin, binubola mo lang ang mga taga-subaybay mo. So yun, hinahamon kita Tito Mars. Press conference para makita mo kung gaano kami kawawa na mga pampublikong guro, at doon mo makikita na mali yung sinasabi mo na 2 oras lang na pagtuturo, pagkatapos niyan, chika na, chismis na. Mali ka. Makikita mo na 6 oras, walang humpay ang pagtalakay namin. 6 oras na walang tigil na paggamit namin sa aming lalamunan para lang maituro ng maayos ang mga leksyon sa bawat mag-aaral. Okay? So, Tito Mars, press conference, sports lang, meron tayong mediator, okay? Para maliwanagan ang taong bayan. Yun lamang po at marami pong salamat.